Bago po tayong pasimula, tayo muna po ay manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, dumadalangin po kami, Panginoon, ng iyo pong abang lingkod ay iyo pong gabayan, Lord, sa aking pagbabahagi ng iyong banal na salita. Nawa ay maging karapat dapat po ang iyong lingkod, Panginoon, at may mapulot po kami, Panginoon, na maipapamuhay po namin sa aming buhay sa pangaraw-araw. Salamat po, Panginoon, langisan mo po ang aking labi, ang aking dila, Panginoon, na ikaw lamang po ang maitaas at wala nang iba, Panginoon. Glory to your name. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Salamat po sa kapatid ko. Matagal ko nang alam yun. Pogi ako. Joke. Ayan. Joke lang po ha. Baka po maumay kayo sa akin. Joke lang. Biro lang po yun. Ayan. So, Jack, dito na lang lig-electric pa. Hindi ko namin na. Ayan. Dahil per Sunday po ngayon, hindi po ako nag-clerical. Nag-Amerikana na lang po. Panglagay po sa top. Ayan. Ayan. Ang ating pong teksto o pagbabatayan talata ay matatagpuan po sa Job 20:21. Ayan. Hindi po lingid sa inyo ito. Dahil kung nagbabasa po kayo ng Bible, alam na alam niyo po ang story ni Job at kung anong nangyari sa buhay niya. Ganito po ang sinasabi. Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Hallelujah. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din naman akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. Ang pamagat po, malamang narinig niyo na po ito, yung pamagat, sa kabila ng lahat, ayan, sa kabila ng lahat, malamang sa ating isa narinig niya na ito kasi maikli ito nung sinermon ko sa funeral service, pero pinahaba ko po ngayon at mas inayos po. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon na ibuod ang inyong buhay, mga magulang at kapatid, o ibuod ang inyong buhay sa isang pangungusap, ano yun? Sige nga po, pakicomment nga po. Kung ibubuod nyo po yung inyong buhay sa isang pangungusap, ano po yun? Sige nga po, comment nga po kayo. Kahit isa lang mag-comment, oh. Ibubuod nyo ang inyong buhay sa isang pangungusap. Ako po, siguro sa isang pangungusap. God changed my life. Yan. Yan. God changed my life. Yan. Kayo po, ano po? Ano pong naiisip nyo? Pwede nyo po i-comment. Ano kaya ang maaaring sabihin isang American orator ang minsang nagsabi kay George Washington na siya raw ay una sa digmaan, una sa kapayapaan, una sa puso ng mamamayan. Hallelujah. Ang unang talata pa lamang sa aklat ni Job ay mababasa natin ng ganito, mabuti siyang tao. Mabuti siyang tao. Malinis ang kanyang pamumuhay. Ito ang buod ng buhay ni Job. Siya ay malinis na tao at mabuti ang kanyang pamumuhay. Hallelujah, Jesus. Ito ang ibinubuod ng buhay niya. Mula sa talatang ito ay ipinakilala si Job bakit nga ba siya tinawag na mabuting tao. So, basahin ko po ha. Sabi doon ha. Ito. Sabi niya, babasahin ko lang po ha, sa 6, dumating ang mga anak ng Diyos at humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon, Satanas? O, di ba? Humarap si Satanas kay sa Diyos. Humarap si Satanas
sa Diyos, di ba? Sabi, nagpapalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas, eto, pinagmalaki ng Diyos. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao. Sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh. Hallelujah. Ano pong sabi sa 9? Sumagot si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Job? Kung wala kayong, kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Ah, very tricky. Magaling talaga si Satanas, ano? Very tricky, malupit. Malupit talaga. Inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya, at ang lahat ng kanyang ari-arian, di ba? So, naipagmalaki, sa madaling salita, pinagmalaki ng Diyos si Job kay Satanas. Bakit? Dahil matuwid siyang namumuhay at umiiwas sa kasamaan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Masabi nating parang imposibleng makasurvive pa ang taong makaranas ng tulad ng naranasan nitong si Job. Namatay ang kanyang mga anak, naubos ang kabuhayan, binigyan siya ng sakit na karimari-marim, pero naging matatag siya sa Panginoon. Nothing compared to what Job had experienced. Tunay na kahanga-hanga ang ipinakitang tatag ni Job. Subalit, bakit po? Subalit, sa kabila ng lahat, napagtagumpayan pa rin ni Job. Napagtagumpayan pa rin ni Job yung ganoong pagsubok. Kaya po sa buhay natin, minsan konting pagsubok lang, sasabihin natin, ano ba naman to, Lord? Bakit ganito, Lord? Ang hirap-hirap naman, Lord. Bakit ang hasil-hasil ang pag-aaral ko, Lord? Bakit ang ganito, ganito, ganyan, ganyan? Wala pa po sa kalingkingan ang naranasan ni Job yan. Lalo na po ng mga apostles. They were martyrs death. Pinatay po sila. Si John the Baptist, anong ginawa? Pinapugutan ng ulo. Inilagay sa plato ang ulo ni John the Baptist. Diba? Tapos tayo, konting problema lang. Sinisisi na natin agad ang Diyos. Diba? 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 Grabe yun. Wala po sa kalingkingan yung mga naranasan ng great man of God sa nararanasan natin ngayon. And even this COVID-19 pandemic, wala sa kalingkingan. Grabe. Alamin natin kung bakit itong si Job ay tinawag ng Diyos na mabuti at kung bakit sa kabila ng lahat ay nanatili siyang may takot sa Diyos. At dahil dito ay kinaluguran siya ng Diyos. Hallelujah. Ang una niyang ginawa sa kabila ng paglipol sa kanyang mga anak, pagkaubos ng kanyang mga ari-arian, at nagkaroon siya ng napakasamang karamdaman, una po, Job humbled himself before the Lord. Job humbled himself before the eyes of the Lord. Hallelujah. Siya ay nagpakumbaba sa Panginoon sa talatang 20. Ano po yung sinabi doon sa talatang 20? Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos sa kabila ng nabalitaan niya na sunod-sunod na namatay lahat, ganyan, 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 ganyan. Hindi pa natatapos, may susunod na naman, may susunod na naman. Grabe. Hinapak niya yung damit niya at nagpakita siya ng pagluluksa at nagpuri siya sa Panginoon. Sa lahat nung naranasan niyang biglaan, at the end of the day, nagpuri siya sa Panginoon at nagpakumbaba sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sa atin po kaya, kapag nangyari yun, ano kaya ang magiging ano natin? Magiging reaction natin. Di ba? Mga magulang at kapatid. Hallelujah, Jesus. Subalit pansinin natin ang sumunod na pangusap. Nagpatira pa at nagpuri. Isinagawa ni Job ang kaugaliang paraan ng pagluluksa. Subalit pagkatapos nito ay nagpatira pa siya sa Diyos. Nagluksa siya eh. Pero nagpatira pa siya sa Diyos. At nagpasalamat, sumamba sa Panginoon. Hallelujah. Biliin mo yung 10 anak mo na matay in an instant. Bang! Patay lahat. Hindi mo kaya,
Lord, bakit ganito? Namumuhay naman ako sa katapatan. Bakit naman ganyan, Lord? Wow naman. Diba? Di natin pwedeng... Diba? Pwede natin masabi sa Panginoon yun. Pero si Job, he humbled himself in front of God. Sa kabila ng kanyang naranasan sa buhay, siya ay nagpuri at sumamba pa rin sa Panginoon at the end of the day. Tayo pa kaya, kaya-kaya natin yon? Amen po ba? Hallelujah, hallelujah. Hindi nagreklamo si Job. Hindi niya sinisi ang Diyos. Hindi rin siya umiyak nang malakas at sumigaw ng, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Bakit nangyari ito sa buhay ko? Bakit sa akin pa? Ang dami namang masasamang tao dyan. Bakit hindi na lang silang nakaranas nito? Ako'y matuwid sa aking pamumuhay. Why me? Pero hindi niya ginawa yun, di ba? hindi niya po ginawa yun. But instead, he praised the Lord. Di ba? Tama mo mali. He praised the Lord sa kabila ng nangyari sa kanyang buhay. Hallelujah. Nakakilabot po. Grabe. Ako yun, maglulupasay na ako kung nabalta ko si Jaira. Nawala nga lang po si Jaira eh. Nakita ni Ate Isa yung reaction ko eh. Para akong hihimatayin eh. Umiiyak talaga ako. Grabe. Yun, lahat ng anak na matay. At lahat ng kayamanan na wala. Di ba? Pero hindi niya pa rin nagawang sinisi ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ang pagpapasakop niya sa Diyos ay gayon na lamang. Ano man ang mangyari sa kanya ay may plano ang Diyos sa buhay niya. Ganon din po sa atin mga magulang at kapatid. Sa lahat po ng nangyayari sa buhay natin, God always have a perfect plan in our life. Stand still at huwag mag-grieve ang ating faith kay Lord. Hallelujah, Jesus. Minsan kasi pag nakakaranas tayo ng problema, sasabihin na, Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Kung kailan lumalapit ako sa inyo, bakit ako nakakaranas ng ganitong problema? Bakit? 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 Ang daming questions. Hallelujah. Ang daming reklamo. Ang daming demands. Di ba? Hindi siya nagreklamo sapagkat ipinagpalagay niya ang kanyang sarili na mababa. Ipinalagay niya na ang kanyang sarili mababa sa harapan ng Diyos. Sana ganun din po tayo. Buong pagpapakumbaba niya tayong tinanggap ang kanyang mapait na karanasan. Na wala siyang karapatang magreklamo sapagkat ang Diyos ang siyang nagbigay at may karapatang bumawi ng lahat ng bagay na meron tayo. In an instant, God can change our life. Di ba? Di ba po? Huwag mong sabihing matatag ka ngayon. Huwag mong sabihing mayaman ka at makapangyarihan ka ngayon. Kapag inalaw ng Diyos. Di ba? At ang dapat po doon, pag may nangyaring ganun, yung acceptance na ito ay kaparaanan ng Diyos sa buhay natin. The acceptance at humbleness in front of God. Di ba po? Ang ganitong tugon sa isang mabigat na pagsubok ay dapat tularan ng lahat ng mga mananampalataya na sa halip na magreklamo, magdemand, magtanong, magsisihin ng Diyos, ay dapat po'y magpakumbaba po tayo sa harapan ng Diyos. Tanggapin ang nangyaring mapait sa buhay natin and hoping for the future na may mas better plan ang Diyos sa buhay natin. Amen po mga magulang at kapatid.
Si Job din ay hindi lang nagpakumbaba kundi siya man ay nanampalataya. Job believed in the Lord. Siya ay nanampalataya sa Panginoon sa talatang 21. Ang sabi po, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay. Si Yahweh ang nagbigay. Siya rin ang babawi. Anong sabi dun sa huli? Purihin si Yahweh. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Grabe yung pananampalataya na yun. Grabe, nakakalabot. Sobre. Sana lahat ng tao, no? Ganito katatag kay Job. Yung pananampalataya. Hallelujah, Jesus. Hindi niya sinisi ang Diyos, naniwala siyang may planong Diyos sa buhay niya. Nilikha siyang walang dala at babalik din siyang walang dala sa Panginoon. Naniniwala at nagtitiwala siya na ang lahat ng pag-aari niya ay bigay ng Diyos. At may karapatan siyang bawiin anuman ang kanyang ari-arian, mga anak. Only God have the right para bawiin ang lahat sa atin. Amen po. Ang pananampalataya niyang ito ay ang siyang nagbigay ng tagumpay at kaluwalhatian sa Diyos laban sa kaaway, laban kay Satan. Ito rin ang nagbigay ng kasagutan kay Satanas na mahal nga ni Job ang Diyos. Mahal nga ni Job ang Diyos. Hindi lang dahil sa mga biyaya na tinanggap niya mula dito. Nakita ni Job, nakita nito na si Job ay may takot sa Diyos. Yung holy fear sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. May tiwala si Job sa Diyos, kaya pinatatag o naging panatag ang kalooban ni Job at ang kanyang isip sa kanyang sinapit sa kanyang buhay. Ang hirap po nun. Kokoy, mapabaliw po ako nun. Sa totoo lang po, Kokoy, yun, mapabaliw po ako nun. Baka may uwi si nanay sa bahay. Mapabaliw po ako nun. Grabe yun. Grabe yun. Baka hindi ko kayanin yung nangyaring, baka yung sinasabi kong pananampalataya ko, eh, mawala. Kung sa akin nangyari, in an instant, namatay yung anak mo, lahat ng kabuhayan mo, di ba? Ang sekreto para magkaroon ng kapanatagan ay ang matibay na pananampalataya sa Diyos. Ulitin ko po, ang sekreto para magkaroon ng kapanatagan ay ang matibay na pananampalataya sa Panginoong Diyos. Hallelujah! Pananampalataya na hindi nangyayari ito sa kanyang nang walang dahilan na may plano ang Diyos at may habag ang Diyos. Hallelujah! Ang pagpapakumbaba at pananampalataya ay sapat dahil upang itong si Job ay magpuri sa Diyos. Hallelujah! Ikatlo po, kung nagtitake note po kayo, sana nagtitake note kayo. Sa bagay, pwede nyo naman pong panoorin ulit. O kaya, visit nyo po yung YouTube account ko. Ayan. Like and subscribe. Hindi, joke lang po. joke lang. Doon ko po kasi in-upload yung mga videos namin. Ayan. Ikatlo po. Joke lang po yun, ha. Job, praise the Lord. Ito po, ikatlo. Job, praise the Lord. Siya ay nagpuri sa Panginoon. Diba? Saan nangyaring yun? Siya ay nagpupuri sa Panginoon. Sa kabila ng mapait na karanasan, after puniti ng damit at magluksa, ay nagdiwang at nagpuri si Job sa Diyos. Bihira ito. Sa panahon ngayon, mabibilang mo na lang siguro ang mga taong katulad ni Job na nagpupuri sa Diyos
kahit nagdadalamhati ang kanyang damdamin, ang kanyang puso, ang kanyang isip. Hallelujah. Hallelujah. Dahil siya ay nagpakumbaba, matuwid, at may takot sa Diyos. May takot sa Diyos. Ay hindi imposibleng magawa niya ring purihin ng Diyos sa kapila ng nangyari sa kanyang buhay. Tayo po kaya mga magulang at kapatid, kapag nangyari po kaya yun, oh, normal eh, kasi si Job man ay nagluksa. Normal yun eh. E pagkatapos nun, makakapagpuri pa kaya tayo sa Panginoon? Makakapagpuri po kaya tayo sa Panginoon? That is a big question. A simple question, pero kaya-kaya natin yung ginawa ni Job. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nagpuri siya sapagkat ang lahat ng nangyayari sa kanya ay hindi lingid sa Diyos. Nagpuri siya sapagkat binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ng maraming anak at kayamanan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Naranasan ni Job eh. Sobrang yaman niya eh. Grabe, sobrang yaman. At panghuli, nagpuri siya sapagkat kilala niya ang Diyos. The question is, talaga bang kilala natin yung Diyos na pinupuri natin, sinasamba natin? Kilala ba natin mga magulang at kapatid? Gano'n tayo katagal na Christians? Do we know really who God is? Diba? Siguro kung wala siyang takot sa Diyos at hindi ganoon katibay ang kanyang pananampalataya at hindi ganoon kalalim ang kanyang kaugnayan sa Diyos, malamang isumpa niya ang Panginoon. Pero hindi eh. Si Job ay may malalim na pananampalataya and intimate relationship with God. Kaya, anuman ang nangyari sa kanya, naniniwala siya na may bagong plano ang Diyos sa buhay niya. Kaya nasabi niyang, ang Diyos ang nagbigay! Ang Diyos din ang may karapatang bumawi ng lahat ng meron tayo dito sa mundo. Alam niyo po, lagi kong narinig sa asawa ko, bakit ba gustong-gusto mong gumanda yung buhay mo? Ako po kasi, mapangarap din ako eh, kahit papano po. Mapangarap na tao din ako. Sabi niya, pansamantala lang naman ang buhay natin dito sa lupa pa. Bakit? Ba't gustong-gusto mong yumaman? Gumanda yung buhay mo? Ba't hindi na lang tayo mag-impok ng kayamanan sa langit? Si Jaira, di naman papabayaan ng Diyos yan. Alam niyo po, dun sinasampal po ako ng kasi maraming alalahanin ganyan, paano si Jaira, paano ganito, dun po ako bilib sa asawa ko eh, para po siyang si Joe. Sorry po, talagang mas matatagpo sa akin si Jack. Mas matatagpo siya sa akin pagdating po spiritually, kaya natutuwa po ako dahil siya po yung napangasawa ko. Hindi ko po pinagmamalaki na mapalad siya dahil ako na pangasawa. Hindi, joke. Yan. Hindi naman po masamang paghandaan ng lahat ng bagay, pero meron pa rin mas may higit na plano ang Diyos sa buhay natin. Like Job, nangyari sa kanya yun. Pero inisip niya na mas may maganda pang plano ang Diyos sa kanya aside sa nangyari sa buhay niya. Isang napakagandang halimbawa ang iniwan ng kwento sa buhay ni Job. Ipinakita rito na hindi exempted ang Kristiyano. Hindi tayo exempted sa anumang pagsubok sa buhay. Even though we are sons of God and daughters, hindi po exempted ang mga Christian sa mga pagsubok.
Di nyo po ba napapansin, the more na lumalapit tayo sa Panginoon, the more na bumibigat yung ating mga pagsubok sa buhay, mga magulang at kapatid. Sa halip ay matindi pa nga ang haharapin pagsubok ng isang matatag na Kristiyano sapagkat hindi siya basta-basta mabubuwag. Ito ang prinsipyo ni Satanas. Ang tuksuin tayo, sirain, wasakin ng ating buhay. Hindi na niya bibigyan pa ng pagsubok ang taong alam niyang sa kanya. Dahil si Job ay hindi kanya, nais niyang sirain at wasakin ang pananampalataya nito sa Diyos. Ganon din po sa ating mga magulang at kapatid. Ang tatlong kahangahangang bagay na ginawa ni Job ay nararapat nating tularan, magpakumbaba sa harapan ng Panginoon, tanggapin ang lahat ng anumang pagsubok na dumating sa ating buhay at huwag magreklamo. Huwag po tayong magmurmuring, huwag tayong magreklamo. Manampalataya sa Panginoon sapagkat hindi lingid sa Kanya ang lahat ng kaganapan sa ating buhay. He is in control of everything. Our God is in control of everything in our life. In all aspect of our life, God is in control. Hallelujah. At panghuli ay magpuri at magpasalamat sapagkat alam ng Panginoon na kaya natin ang lahat ng pagsubok na darating sa ating buhay. Hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Amen po mga magulang at kapatid sa Messenger and sa Facebook Live. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ang buhay ni Job, ang kanyang karanasan, ang siyang patunay na sukat ng Diyos ang kakayahan ni Job na mapagtatagumpayan niya ang anumang pagsubok na ibato sa kanya ni Satanas. Diba sinabi, Satanas, pinahintulutan kita na galawin mo ang lahat sa kanya, pero wag mo lamang siyang papatayin. Diba? Ibig sabihin, kayang-kayang pagtagumpayan ni Job yan. Kayang-kayang pagtagumpayan ni Job. Sa kabila ng lahat ng nangyari kay Job, na natili siyang nasa Panginoon, kaya naman, nagtagumpay siya sa pagsubok na kanyang naranasan at ibinalik ng Diyos ang iba yung pagpapala sa buhay ni Job. Ibinalik lahat at dinoble pa. Hallelujah! That is the great plan of God. That is the great plan of God. Hallelujah. Kaya po huwag tayo magreklamo. Reklamo tayo ng reklamo. Wala namang nangyayari. Di ba po? Reklamo tayo ng reklamo. Meron palang mas perfect plan si Lord. Bigla, nag-grip yung faith mo, nagreklamo ka. Hindi tuloy tayo dinis ni Lord. Di ba? Amen po mga magulang kapatid. Sana po maging katulad tayo ni Job na stand firm. We humble ourselves, nanalangin, at nanampalataya sa Diyos. Pinuri ang Panginoon aside sa lahat nang nangyari sa buhay ni Job. Ito po ay isang great example na lahat ng nangyayari sa buhay natin ay kaya nating magtagumpayan. Magpuri lamang tayo sa dakilang pangalan ng Diyos kahit po tayo'y may pinagdadaan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Calling, calling, jumper, jumper.